Mengenai arah musim lahar, tapi para arah para sekolah bisa secara apa beli atau pergi ke sana ini. Jadi aku posisi berada dari sebelah yang kiri baru berapa sih? Okay, mengenai kok saat ini vision saya ramai, kita boleh nampak buat yang mana sementara. So waktu itu, jika ada dapat yang mungkin ke saat ini saya gawai pun ada sederhana. Okay. Gimana ating gawain? Kalau isa sa atin ay may kanya-kanya pong kopak pag ating sa gawain. Para sa inyo, may mga tanong, hindi pa kayo ganun pang lubusang magamit kasi hindi pa tayo ready. And I will pray na sana about sa po sa atin ay kanya-kanya pong kopak pag ating sa gawain sa Panginoon. And yun, intro lang. Tayo po ito na yung lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa book of Matthew, chapter 18 verse 34, 35, kapag naitan ako, say amen. Matthew chapter 18, verse 34, to 35, kapag naitan ako, sabay-sabay po natin basahin, ready, read. And his Lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses. Tayo po yung itong lahat, tayo po manalangin. Ama namin Diyos na banal at dakila, kami po pinagpupuri, magpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa kapuri mo, pagpapala sa amin. Ngayon, Lord, hinihingi po namin na kayo po'y mamusap sa aming mga pusat isipan, at ihanda kami sa sarili, Panginoon, sa mensahe namin matatanggap sa araw po. Muli, pakarami kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Ito po kami sa aming talagang sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos na kapaligtas. Amen. Ay, ito yung mga kapatid. Normal po mga kapatid sa buhay Kristiyano, ay sa pamilya, sa simbahan, sa isang organisasyon na kinabibilangan po natin, magkakabarkadang, magkakamag-anak, nagkakaroon po tayo ng mga di pagkakaunawaan. No? May nagtatampo, nagagalit, nagtaaway, nagbubuntalan, no? Nagsisiraan ng kanilang mga pangalan because of their personal issues. Di ka nga kapag nag-aaray naman iba eh, ang tawag eh, an eye for an eye and tooth for a tooth. Kapag ka nakasasuntok ka, gusto mo rin manutok. Kapag ikay siniraan, gusto mo rin manira. Kapag ikay minura, gusto mo rin magmura. Kasi hindi ka papayag, hindi ka nakakagalite. Tama po ba, mga kapatid? At that's a normal mechanism ng isang tao. Kasi ninyo, akaso kapag, di ba, sa wild, normal ang hayop ay umatake. Pag inatake siya, gaganti siya. Ganun din sa atin. Kapag tayo narante, nasaktan, hanggang maaaring hindi pwede hindi tayo magpapatalo at gusto natin gumante. Kaya namin pong topic for today or the message for this morning is about great truths to forgiveness. No? The word forgive is from the Greek word, apo means to means from and heavy means to send. Ibig sabihin, ito ay nanggaling sa'yo na ibinigay mo sa kanya kung kayo naman. That's the word forgiveness. To send from or to send away. It means, mga kapatid, na kasalanan, parusa, kasakitan ng damdamin ay ating pong iibsan, tatanggalin sa ating katauhan. It means, mga kapatid, it is a case dismissal or cancel. Like for example, sa mga courtroom, di ba? Meron dyan yung humusgahan. Pansinin nyo, meron dyan na, halimbawa, ako yung judge, nandito yung nasasaktan, nandito yung mga witness, nandito yung biktima. Yan yung setup. Eto si tatay, sinaktan si nanay. Yung mga anak, siya yung nagre-reklamo. Papatawa na ng parusa sa si tatay, kukulong. Tatayo yung nanay. Hindi na po. Okay na po. Huwag yun na po kukulong. Pinapatawad ko na po siya. Rest is dismissal. Tapos na. Kasi binawi niya na yung kanyang kaso dun sa kanyang asawang nakasakit sa kanya.
Kasi ninyo, ang dami ngayon, mga kapatid, na nagsisikata ng mga issue. Personal, family issue, pinakakataan ng television, pinakakataan ng social media, nandiyan yung rapid tool point action, nandiyan yung face-to-face, di ba? Tuwan-tuwa tayo na nanonood ng mga problema ng may problema. At masakit pa dyan, mga Kristiyano pa ang nanonood. No? In a normal life, tayo, masaya-masaya tayo na nakikinig sa kwento ng away ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Aray, no? Marami sa atin dito ang ginagawang pulutan ang kwento ng alitan ng kapatid niya sa pananampalataya. Which is not a good practice sa atin, mga kapatid. Alam ko lang kung tayo gifted yan. Nakasakay tayo sa kotse, nandun tayo sa bahay, nagkakaituan, nagkakapihan. Pinag-uusapan nyo yung away ng kapatid mo sa pananampalataya. Imbis na tumulong ka para maging maayos sila, ang gagawin mo, pagkakatuwaan nyo, pagtatawanan nyo sa kanya. Magbibigay kayo ng kanya-kanya yung mga punto de vista na para akala nyo kayo yung trio tagapayo dyan sa face-to-face. Para kayo sa rapid tool point action na napakagaling na kayo magbigay ng mga kasagutan sa mga problema. Pero ang totoo, hindi nakikita ang tunay na pag-ibig sa inyo kung paano nyo sila pag-aayosin. Amen? Kaya natin pag-usapan para hindi na humantok pa sa mga iskandalo at kung ano-ano pa. Forgiveness. Alam niyo pa sa mga Eskimo sa lugar ng Luwada, wala po silang exact word about forgiveness. Halimbawa kami ng kasawa, nag-away kami, mga Eskimos kami. Wala po, di ko alam po ano sasabihin ko para sabihin, sabihin ng asawa sa akin na pinapatawad na kita. Ang gagawin lang niya, yakapin niya lang. Kasabihin niya, kalimutan mo na yung nangyari. Wala na yun. Kalimutan mo na yun. Ganun sa kanila. Eh sa ating mga kapatid, bago ang patawaran, ano kailangan? Kailangan para tayo si Marimar at saka si Angelica, kailangan lumuhod muna sa sahig. Halikan muna yung lupa bago mapatawad. Tama? Kailangan bago kang kayaya ang tao na nagawa ng kasalanan sa iyo bago mo mag-prove na patawad na kita. Magsalita ka muna sa public. Mag-sorry ka sa social media. Sabi mo pangalan mo, I'm sorry, Darren Sabana. Kailangan patawarin mo na ako. Tsara ka na patatawarin. Which is, mga kapatid, it's not a good way on how you forgive someone para po lang eh, maibis na yung ating puso. Mga Eskimos, sa kanila pa nagkasala yung kaibigan. Muna na tayo. Okay na, bilis na tayo. Huwag mo naisipin yun. Eh sa ating mga kapatid, ang dami, kailangan eh, gift-giving pa. Kailangan, galuhan mo. Kailangan magsalita ka. Kailangan magpakumbaba ka. Kailangan magmumakang mahina. Ang daming paraan, ang daming estilo para lang yung isang taong gagawa ng kasalanan, eh mahit sa'yo nararamdaman niya. Which is, mga kapatid, dito papasok yung great truth forgiveness. Jesus forgave me. Alalahanin niyo na tayo po ay pinatawad ng Diyos. Nung pinatawad ba tayo ng Diyos, nasabi ba niya, oh, Brother Daryl, oh Daryl, bago ko patawarin, pinintensyon ka muna. Bago ko patawarin, eh asakit kaya yung pagdarama ko sa amin, ah, pwede ipakuan lang din natin yung kamay muna, bago ko patawarin. Sabi ni Lord sa akin, ah, Daryl, bago ko patawarin, alam mo, pinagmumura ko ng mga tao, pwede ba labas ka muna, tawagin mo yung mga taong bayan, murahin ka muna nila bago ko patawarin. Wala pong ganong set up ang ginawa ng Diyos sa atin. Before we are forgiven, anong sabi ng Panginoon? Doon siya nasa kapatid sa Diyos? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ama, patawarin mo sila. Kaya mga kapatid, sa pagpapatawad ng Diyos, ang Panginoon hindi nagbigay ng standard. Hindi siya nagbigay ng request, ng requirements. Kundi ang ginawa niya, simple. Pinapatawad na kita. May isang instance ng Panginoon, inaantay ng mga Saduceo at Pariseo yung magkamali. Ang sabi ng Panginoon, anong mali sa pagpapatawad? Mas maigi pang sabihin kong mamatay ka na kesa sabihin ko sa iyo, pinapatawad na kita o pinapatawad ka na ng Diyos. Sa ating mga kapatid, mas pinipili natin, ah, mamatay ka na. Over my dead body. Hindi kita patatawarin. Hanggang kung ka-guna mo ito.
kayo, sukdulan hanggang kamatayan. Kita mo pa. Sana ang buong lagi mo isumpa ang Diyos sa galit ko sa iyo. Alam niyo mga kapatid, sa galit, hindi nakapag-ipag tayo ng matid. Alam ko yun, yung sabi na yun, magkapatid. Magkapatid. Anong pinagawa yan? Lupa. Hatian ang lupa. Sinisilipan sila eh. Kung sino malaki ang lupa. Tayo madalas, mga bata tayo, sa tayo nag-aaway, hatian na, ulam. Oh, bago sa kanya, may matapas. Bakit sa kanya, may carrots? Oh, sige na, hatiin natin. Okay. Diba? Bakit sa kanya, may cake na? Bakit pa siya, may dessert, ako wala? Bakit siya, may ice cream? Diba? Sa bata, nakikita na natin yung pagsisiyip ng bawat isa. E pagmatanda na, anong silipan na? Pera. Mga naigaw, mga naging achievement sa buhay. Nagsisilipan na tayo kung sinong higit, sinong mas mababa sa buhay Kristiyano, ba yun? Nagsisilipan tayo ng mga ating mga nagawa sa Panginoon. Nagsisilipan tayo ng mga testimonya natin sa Panginoon. Which is, mga kapatid, kapag nag-isa, nagkamali, anong dapat natin gawin? Forgive. No? Number two, I am to forgive others. Dapat tayo magpatawad din sa iba. Kung ika'y pinatawad ng Diyos, magpatawad ka sa iba. Hindi ko na kailangan palawigin. Eh. Patawarin mo. Pangalawa, I am to seek forgiveness from others. Kung ang iba naman ay nagawa mo ng kasalanan, humingi ka naman ng tawad. Amen? The magnitude of God's forgiveness is, ito po, number one, it is a small thing for us to forgive, but it is a big thing to God, according to Isaiah chapter 1, verse 18. Bakit po nabanggit ko po ito, mga kapatid? Sa atin, ayaw natin magpatawad. Ang nasabihin natin, let the time ang mag-heal. Dahil ng Panginoon, magkakabatiling kami. Tinitake for granted natin yung instances na pwede kang may gawin para magpatawad kasi para sa iyo, hindi na kailangan yun. Okay na yun. Basta nag-uusap na kami. So yan na yan. Hindi na kailangan pang maggawa pa ng paraan para patawarin ng isang tao mag-approach and what's wrong. Alam niyo ba, Panginoon, big deal sa kanya yung pagpapatawad? Akali kay Isaiah, he turned the scarlet sin into a wool. Ibig sabihin, yung kasalanan natin na asin pula, sinting ka na napakasakit sa mata, ginawa ng Diyos na isang puting-puting wool. Na yung mga kasalanan natin sa mata ng Diyos na karumaduman, e ginawa niya puting tulad ng isang nibig sa pagpapatawad niya sa iyo. Ay sa atin, mga kapatid, yung karumaduman na nagawa sa atin ang kapwa, i-improve pa natin na sobrang kabili para mas malaman pa ng ibang tao na ito. Hindi niya si Daryl, naku, ang ginawa sa akin niya, ganito. Ay naku, kakausapin niya siya ng tao, alam mo talaga si Daryl, kilala ko yan eh, kaya ganyan yan eh. Ganyan din ako yan. Naghanap ka pa ng mga tao, mag-iusang patya sa iyo, na mas marami pang magalit kung sa tao na iyo. Amen? Relate pa tayo. Di ba? Pag ganit kasi tayo, naghanap tayo ng tao, pwede natin pahingan ng abiso. Pero ano nangyayari mga kapatid, mas lalo natin dinadagdagan yung mga tao magagalit sa isang tao. Ouch! Pero dapat parang gawin natin, dinirekta na natin yung tao, kausapin natin ako, magagalit ako sa iyo. Brad, naalala ko may galit ka daw sa akin. Harali ko kasi, sabi mo ito, sinisiraan daw kita. Hindi paliwanag mo na. Isang araw, Bible study ako. Inabalitaan ako may chismis na nangyari. Kinichismis ko daw yung isang young people. May sinasabi daw akong masama dito sa bata niya. Kaya yung bata ayaw na mag-church. Kapag yun ang tanto. Inausap ko. Leader to the point, first hand. Walang dinaanan. Punto na agad. Galit ka daw sa akin. May sinasabi daw ganito. Dinayos. Pinaliwanag ko yung sinabi ko na walang katotohanan yun. Kasi hindi naman talaga totoo. Eh tayo mga kapatid, hindi mo na tayo mag-explain doon sa tao na may kaalitan o may katampuan sa atin. Ang gagawin agad natin, maghahanap agad tayo ng ibang mga tao, kakampi sa atin. Di ba? Ang gusto agad natin, kakampi. Kaya sa pwede mo naman iwan mo ang buhat ng laban,
Bakit kailangan 3D1? Bakit kailangan 5D1? Bakit kailangan multitudes versus 1? Bakit mo maikling sa kanyang balita? Kasi tayo mga kapatid, before we forgive, di natin iset natin yung situation that ako dapat ang magpatawad sa'yo, hindi dapat ako ang humingi ng tawad sa'yo kasi ikaw yung may kasalanan. Tama ba mga kapatid? You always value yung degree ng nagawa ko sa nagawa mo. Ito, nagawa mo ganito. Ako, ito lang. Tama? Mas malala ang nagawa sa dapat na mag-sorry. Yung hindi masyadong malala ang nagawa, hindi sa dapat mag-sorry. Paano kaya kung ang Panginoong Jesus magsukatan tayo ng mga nagawa? Baka wala sa ating nakatawan. Baka lahat tayo yung piyerno ngayon. Yung mga pinipilit natin magagandang bagay na nagawa mo, idatak ng membesya. Wala yan sa nagawa mo. Nasaan ka ng mga panahon ako pinapalo sa krus? Nasaan ka ng mga panahon pinagtitipan yung pangalan ko? Pinagtanggol mo ba ako? Wala kang ginawa. So, ibig sabihin, yung pagpupuno sa bahay-sambahan, yung mga pag-attend mo ng church services, walang sige. Mahina. Si Lord, ang daming ginawa. Sa iyo, karampot lang. No? Our righteousness is a filthy rags. According to Psalms 103 verse 12, from east to west, tulad ng kasalanan mo, ng nagawa mo lang noon, ng tanta, ngayon, pinatawad ng Diyos. Ibig sabihin, there are no boundaries sa Diyos para magpatawad. What God forgets, He forgets forever. Ang Panginoon, kapag pinalimutan niya na, pinalimutan niya na. Sabi sa kwento ako ni Brother Jomar, how Pastor Bong forgives sa taong nakakagawa niya at nakakaalita niya. Nagulat ako na may klase pala ng tao na katulad nito kung paano magpatawad. Kapag pinatawad na kita, kalimutan mo na. Huwag na natin pag-usapan. Mapipiss off na siya kapag binabalikan yung mga bagay na tapos na. Eh tayo kasi mga kapatid, kapag ang isang tao ang agawa sa atin ang kasalanan, kaya tayo ay magpamukhang tao nagpatawad pag di na siya nakarap yung sinasabi kapatid. Tama? Tayo madalas ganyan ang klaseng patawad. Magpapatawad ka na, pero may sinasabi ka pa rin patalikod. Di ba? Palagi natin inuungkap pa rin. Kailala ko yan. Dati, yan si ano na yan? Si Arthur na yan? Di ba pagkakatiwalaan ang tao na yan? Di ba? Di ba? Si Paul na yan? Nako, kailala ko na yan. Kailala ko pinatawad mo siya. Di, pinatawad ko na. Nakita ko lang. Na-share ko lang. Di ba mga kapatid, minsan bibigyan natin, dapat alalahanin natin na nakakasira yan. May mga bagay na hindi mo na kailangang ibitaw. Di ba? May mga bagay na nalaman tayo sa isang tao na tayo lang nakakalam. Nanulid ng ibitaw sa iba, publicly. Kasi alam mo mga kasira ng isang tao. Di ba tayo normally sa isang magkakaibigan, di ba ito matayang matayo-tayo lang. Uy, blessing. Napansin ko pa kasi ganito. Tayo-tayo lang na. Di ba? Ang nilika talaga niya, no? Siguro po, may sasabihin, no? Sa'yo ko lang na sinabi. Promise, hindi ko sasabihin sa iba. Nakakita ng isang beses, marami yung sasabihin ako sa'yo. Huwag mong sasabihin sa iba. Sa'yo ko lang ko sasabihin. Promise, hindi ko sasabihin eh. Si beses nakakita ng beses number 3. Beses, alam mo ba na lang ako kasi beses. Beses. Ang dami na. Beses number 7. Lahat nila alam. Pero ang spirit nila, promise, hindi ko sasabihin. Di mo ba? Ang nangyari, sino lang masama? Yung number 7? Si number 7 na may kasalanan, siya muli pinagsabihan. At sasabihin, alam mo si Bessie number 7, ikinalat ka. Kung, ha? Ako? Eh ako yung mo sinabihan. Di ba tapos si Bessie number 2? Ayan, magulo na. Away-away na si Bessie 1 hanggang 7. Rampula na yan. Social media, may ding na yan. Mag-chat na sa screenshot message. Bam, GC. Oh, away na. May madagagdag na naman ka-away. Nakilala ko ito. Sino? Sino kita eh? Ah, pag-isip si Tainan mo ngayon. Di ba? Eto na nga. Yun. Wala na, magulo na si Bang. Tama?
Ano pinagkaiba natin, mga kapatid, sa mga hindi mananampalataya? Diba, sabi nga eh, yung gadgets, okay naman yun eh. Nasa moderation yung paggamit. Pero sa atin, mga mananampalataya, yung gadgets, ginagamit natin natin katulad ng mga hindi mananampalataya. Kaya hindi maganda. Amen? Pray natin. Forgiveness to others. According to Matthew chapter 18, verse 28, the unforgiving servant, ito po yung kwento ng isang forgiving king na may isang hari, sabi ko sa Matthew 18:23-27, may isang hari na pinagkakautangan siya ng isang servant. Sabihin natin na halaga ng utang sa kanya isang milyong piso. Eh sabi nung hari, bayaran mo. Kung hindi, di ultimatum eh. Sabi nung hari, hindi, basta gawan mo ng paraan. Ibenta mo ari-arian mo, ibenta mo anak mo, ibenta mo asawa mo, bahala ka. Basta bayaran mo 1 milyon. Sabi nung servant, Lord, wala talaga akong pera, hindi ko kayo ibenta mo anak ko, hindi ko kayo ibenta ari-arian ko, wala akong itinihan. Sobrang nag-alian, maawa sa Panginoon, sa hari. Hari ng hari, nakabag siya, nalukot siya. Sige na, tawarin natin ka. Alimutan mo yung utang mo. Okay na tayo, wits-wits na. Hindi ka naman. Ngayon, si Pero Servant, si Servant, nakakita lang, Pero Servant, ano yung utang sa kanya? Ano, magkano utang? 100. Sabi nung 100, sabi nung lalaki yung utang sa kanya, 100. Bro, hindi ka magbayaran mo yung 100. Kasi, ano yun, napagastas ako, short ako ngayon eh. Kaya sabi ni Servant, ay hindi pwede! Utang mo yun eh! Bayaran mo! Hindi ko lang ito pa rin. Promise, isama ka na, bayaran. Hindi, hindi pwede! Papakulong kita! Hindi, swindler ka! Istakadyo ka! Mantaraya ka! Ang usapan natin, bayaran mo ngayon! Kung hindi, wala ka! Papakulong kita, papakulong kita! Nalaman mo rin? Pinatawag ko yun yung tao nagtawag sa kanya dati. Hindi ka rin ko. Nabalita ako, meron ba daw, minagkakautang ko sa'yo? Opo, Panginoon. Ayaw mo daw patawarin? Hindi may utang po sa'yo. Hindi ba may utang ka rin sa akin? Opo, magkakautang sa akin. So, ganyan po. Binayaran mo? Hindi po. Ikaw, pinatawad kita? Magkakautang sa'yo? Sanggaan po. O, sanggaan na. Ano ba tayo? See? Tayo mga kapatid, ganyan tayo mag-isip. Nakakalimutan natin na minsan sa buhay po natin, nagkasala rin naman tayo. Tama? Tayo kasi pag nagawa ng kasalanan, nakakala natin, tayo na yung pinakamabuti yung gilalang sa mundo. Di ba? Pag ako, ikaw nagkasala sa akin, high and mighty. Ito may kasalanan, libre mo ako. Ang hiling natin, maghima pang mataas kapag tayo ang nagawa ng kasalanan, imbis na tayo magpakumbaba dahil naalala natin, na minsan sa buhay natin, naging masama rin naman tayo. Mga kapatid, Jesus is the best example in Luke chapter 23 verse 34 na siya po ay nakatakos sa usang kalbaryo, Ama, patawarin mo sila. Saan ka na nakita? Nasa bilid ka ng parusa. Kung baga, Panginoon, nakakarala sa parusa that time. Because being crucified is a means of punishment. Diba? Ika nga mga kapatid, pwede ko bang sabihin na si Jesus Christ pinapako, nag-i-enjoy? Sabi niya, alright, sarap. Pinakusap ka, sarap. Ano ko ba? Nag-i-enjoy ko ba? Isang crucifix pa. Di ba? Ay, gusto mo sa pag-i-enjoy? Sarap. Makatay na rin. Lord, gaya ganyan ang buhay ko. Ganun bang Panginoon? Doon namatay? Nag-i-enjoy? Sabi niya, ito na inaatay ko. Ipapako na ako sa kasa. Arapin na si Judas. Mati na ba si Judas? Patawagin na natin. Mati. Hindi na ba si Judas? Taga kasi akong ipako eh. Taga ko mag-pray dito sa Getsemani. Medyo na go-boring na ako eh. Gusto ko na yung ultimate. Pwede na ba? Ganun ko ba ang experience sa Panginoon? When you pray in the Getsemani, sa Olive, sa Mount of Olives, when you pray, sabi niya, Panginoon, sana. Sarap-sarap pa niya lang yung tuso. Sarap-sarap pa niya lang yung pahirap. Na-anticipate ko na Lord, namura-murahin ako ah. Kasi yan na. Nung susuntukin ako, ayos yan. Gusto ko yan. Amen? Ganun ba ang Panginoon? Hindi. As a human being, ang Panginoon,
Nararamdam na sobrang tinding kalungkutan. Sobrang tinding takot. Tulad niyo ang natatakot ni kayo. Pero nang tinanggap niya yung parusa na dapat sa'yo, alalahanin mo na hindi mo kaya yun. Pero kinaya ng Diyos para sa'yo, mga kapatid. He who won't forgive burns the bridge over which he himself must one day travel. Alam niyo ba minsan, sa pagkakaibigan, kapag sinira natin yung pagkakaibigan, which is yung F of friendship over, alam niyo yung F of nangyayari sa pamilya, nangyayari sa trabaho, nangyayari yan sa sambayan, sa komunidad. When you say F.O., halimbawa kami, nagkakapuha kami ni Arthur. Pag sinabi ko F.O., half-case na tayo. Hindi na kare-replyan, hindi na kakausapin. As in, wala akong kilala, Arthur. Ganun yun. Ganun yung half-case. Pero dumating sa punto, mga kapatid, na may bagay ang kailangan ko ng tulong na si Arthur ng mga kapatid. Pero dahil hindi na kami kaibigan, kilap ko na eh. Hindi ko magawa. Lumapit sa kanya. Ganyan yung klase ng buhay na ginagawa natin. Kapag tayo, pinakap natin ang ating kaibigan, kamag-anak, at kung sino man, dahil sa galit at hindi mo pagpapatawan. Amen? Dating ang panahon, mga kapatid, yung tao hindi mo pinatawad, yung tao kinaawayan mo, yung tao hindi mo na tinuring, nakaanak, kaibigan, at kung ano-ano pa. May maitutulong ko sa'yo. Pero hindi siya makalapit sa'yo. Dahil naputol na yung ating tulay sa isa't isa. Amen? At sana hindi mangyari po sa atin. Dapat tatandaan na mas matibang ang pag-ibig mo sa Diyos kaysa sa iyong nararamdaman. Amen? Sabi nga, to err is human. Ang magkamali sa isang tao, mga kapatid, at pinatawad ka, ito ay pinatawad na divine. Okay? Kapag ikaw naman ay gumawa ng mali sa isang mabuting tao, ito ay kasamaan. Demonyo man. Kapag naman ikaw ay gumawa ng mabuti, sa taong gumawa sa iyo ng mabuti, ito naman ay pagiging tao. Tao ka kapag ginawa ka ng mabuti, ito wala naman kabutihan. Pero kapag ikaw naman ay ginawa ng kasamaan, at sinuklian mo ng kabutihan, ito ay dati. Ito ay makadus. Nakita niyo pagkakaiba? Isang banal, isang kademonyohan, isang pagiging tao lamang, at isang mga Diyos na gawain. Ang magpatawad ay banal. Ang pagsukuli ng kabutihan sa kasamaan ay isang pagiging mapagbahay sa Diyos. Amen? Grabe tayo, magtatapos sa iyo. So, how often to forgive? Hanggang kailan tayo magpapatawad, mga kapatid? According to Matthew chapter 18, verse 21-22, ito yung may bilang ng pamamaraan ng pagpapatawad. Ang Panginoon hindi nagtuturo ng limits. Nagtuturo ang Diyos ng habit. Na tayo dapat maging habit po natin bilang mga mananampalataya ang pagpapatawad. Alam niyo ba, Panginoon Jesus, ano bang nakagawian niya? Nakagawian niya ng pagpapatawad. Di ba? Ayun ba nakagawian niya ng pagpapatawad? Na-try niyo ba isang araw, lahat ng mga awis sa'yo, lahat sa'yo, di okay na. Si Lord na bahala sa'yo. O yung katabi ang araw sa inyo, titira sa'yo, ang kailangan may ribat ka. Di ba? Tayo mga kapatid po, sa the times, kapag pinumataan sa akin, kailangan tayo may ribat. Pag may sasabihin na, Arthur, ulit ko muna ang tangin na sa araw. Arthur, mas ang way gabi. Mas ang sa'yo. Hindi ka dapat na siya tinan dito. Hindi kasi po gabi. Hindi kasi atin naman eh. Pinakano, para makinitumahan sa pag-inggan. Hindi mo na ilagot na balik. Puro riba? Puro atake? Ganyan-ganyan na mga anak. Yogi, pag ako dumura, ito tatay ko eh, pag ako dumura, at yung dura ko na tuyo, huwag ka na umuwi. Bato ko na. Hindi na ginawa na. Di ba? Kasi alam ko, pag lumabas ako, matagal lang makuwi. At pag hindi ako makuwi, kasi alam lang dito, kaya mas ako tutulog. Okay, matulog ako sa kaibigan, kaya pag-uwi ko, lahat ko. Di ba? Amen? E ngayon mga kapatahan, na sobrang mapagmahal natin mga magulang, nakakalimutan natin mag-disiplina. Kasi yung mga anak, sobrang tatalino. Ang maraming pwede ni Dayan. Kaya palito-lituloy na utak ng magulang. Bakit? Yung mga pinagbababasan niyo. Alam niyo natin kapatid ngayon ng mga young people nowadays,
tayo na ay may pagbasa ng araw eh. Ngayon na wadis yung mga bata tayo yung bata, hindi mo pagbasa. Ito tayo, dahil basa, dahil ito. Ang isa, ito sa mga ano mo, checklist mo para pagkakaligal ang birthday ng libro, kami? Social media. Social media, kami pinibigil sa atin ng mga information na magigay tayo. May nakita ko, i-pointer na yung isang social media posting. Ang ganda niyo po, ang sinasabi niya. Sabi niya, if someone sin against you, don't chase them. Don't chase them. Ayaw sila. Number two, know your worth. Ganda. Kung nga naman, kapag nila nga po sa aking kasalanan, kailangan ko sila. And know my worth. Alam ko, malaga po. Baka dahil ito, baka joke ito, walang pwede yung lakakay, baka kung yung sorry, no. Nagtasara sa akin. Ganda pa ito, no? Tama na lang. May mga tao, yung pwede yung lakak din na ganyan. Sabi ko, ganda ng point. Pero manayin na Bible, at pinagtugma ko sila sa silang dalawa. Hindi pa kayo kasi, mali. Nag-away kami ng asawa ko ng mga. Sabi ko, no. If someone sin against me, I will not chase you. No, when I will. Hindi tayo magbabatay ngayon mo din. I know my word. Ano ba? Ano yari? Wala na. Pag pinahalaman mo yung buhay ng puro gabi sa inyo, makawala kayo ng connection. Di ba? Pero sabi yung Bible, ask for forgiveness. Mami, sorry kung nagawa ko pala niya kahit ko may kasalanan. Sorry sa kasalanan kung hindi ko dahil ginawa ko masama sa akin. Pinapatawa na rin. Di ba? I know my word. Nasabi ng Bible, bilang mo, hindi kasi ito talon. Hindi know your word. Alalahanin mo mas mababa ka palagi. Amen? Diyan tayo nagkakaroon ng problema. Yung mga napapanood ng mga young people, yung mga influencer, napapanood nila, nakakausap nila. Minsan pag-i-pitch tayo, huwag opinionated. Nagtuturo ka ng Bible, lagi sa Bible na naman. Hindi dapat opinionated. Hindi dahil galing sa'yo. Hindi dahil perspektibo mo yun. Kaya mo tinuturo. Kundi perspektibo ng Diyos. Marami kasi ganun eh. Narinig ko yung sasabihin na, ganito, blablabla. Eh gusto lang yun. Kaya yung pinapanagdahan yung impact ng world at that day. Pinabagi niya. Eh mga young people ganyan. Maybe maging opinionated. Katulad ka ako, nag-agustada ako. Sabi niya, baptism, it depends. Ang baptism daw ay it depends. Alam nyo, sabi ng isa, sabi nga, sabi ng Panginoon, go ye therefore into all nations, baptize them, in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Kung sa Diyos, sa bawat isa ay maging mga haram, tama? Amen or no, amen? Amen, di ba? Sabi ng isa, hindi ko ye Jovi, it depends. Di ba? Ang sabi niya, it depends. Bakit it depends? Hindi po pwede it depends sa turo ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, tiyak, sure, authoritative, may utos, hindi depende. Amen? E mga yung people ngayon, it depends, mami, hindi pwede. It depends sa tao yan. Di ba? Ang hindi natin yun, hindi, depends sa tao yan. Kung ito, magpapagod ka, hindi. Hindi ba tayo? Hindi ka, balik ka. Matagal lang mga pangal, mabisa mga pangal. Ikaw mo, kung makakita tayo mga tao. Tama? Yes, tama naman. Magkakaiba tayo ng mga tao. Magkakaiba tayo ng mga tili. Magkakaiba tayo ng meters. Magkakaiba tayo ng kapasidad. Pero ano ang pinag-iisa natin? Kaya ka dahil ng Bible. Para yung mga pagkakaiba natin, maging pareha sa mga panagos. Nakakalimutan natin ituro sa mga anak natin. Nakakalimutan din natin alalahanin na kahit iba ka, eh pareha sa tayo kasi anak tayo ng Diyos. Amen? Nakakalimutan niya eh. Na kahit magkakaiba tayo mga kapatid sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, dapat iisa ang ating pangunawa. Sabi ko dati, bago ako maniwala ng isang bagay, may pang-discussion muna ako. Inalaman ko na kailangan ko na maging kapagpakumbaba, makinig ka muna, bago ka umakan. Ang dami mga young people bago sa, ang dami muna, angal, bago sundin. Amen? Oo, oh, kasi naman, ano naman ang inilin na yun, ano naman? Di ba? Ang hindi natin magayang. Ang sin. Di ba? Ang sin. Sa gawain sa Panginoon, ganun din. Ikaw, ako naman, nagagadong mo, kaya alam mo ba ako pala ang Diyos mo? Ang alam mo ba ako, magturo na ako. Ang sinasabi, di ba? Siguro
kami yung angal. Tapos pa napagalitan, tatampo. Nangangarap na kaibigan pwede patento. Ang pinag sa dagat sa loob, kanyang tabi. Diba? Hindi nyo muna tinignan yung punto ng tao. Alam mo, problema namin ng mga nangarali. Akala namin, galing-galingan kami. Galing-galingan. Alam mo kasi namin mangyayari. Kasi naranasan namin. Amen? Eh yung mga kapatid natin, mga young people, ano sabi ng young people? Sabi nung, eto kailangan sila ng sakita ng mga matanda. Papunta ka pa lang, pabalik na ako, depende ng ganyan. Ang sabi nung bata, it depends. Di ba? Tama ka rin eh. Pag yung itaan mo na, it depends, depends ba? Yun. No? And, pati pa. So, what? So, ano yung dapat natin ipagpatawad? So, normal yan. Yung mga nagawa sa ating masasama, ipagpatawad natin sa kanila. Patawarin natin. And, last pointer ko na ito mga kapatid. Bakit ka nagpapatawad? Alalahanin mo. According to Ephesians chapter 4 verse 22, sabi yan, be kind but another. Kailangan mabait ka. Kailangan magpakabuti ka sa ibang tao. Tender hearted. Forgiving one another. Magpatawad ka sa iba. Even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Do it as a favor to Christ. Ang pagpapatawad pa ng mga kapatid, no? Ginagawa mo ito kung hindi para sa sarili mo, dapat para saan? Para sa Panginoong Jesus. Ibig sabihin, ang pagpapatawad, hindi mo ginagawa yan because gusto mo. Hindi dahil naaayon sa design ng puso mo, kundi ginagawa mo yan kasi ng gusto ng Diyos. Amen? Kahit labag ka, gawin mo. Kasi gusto ng Diyos. Gusto mo ma-impress si Lord? Patawarin mo siya. For Christ's sake. Recognize the offender as God's agent. Number two. Di ba nga? Yung mga tao na yan, na nanginibok sa atin, nagpapahina ang espiritu natin, nananamit sa atin, nangangatako sa atin, isipin mong sila ay mga sangkap ng Diyos para tumibay ka. Like for that example of Joseph. Sino mga tao ni Joseph? Yung mga kapatid niya. Mga pinakamalalapit niyang mahal sa buhay. Yung sumira sa kanya. Pero ano sabi niya? Naayon niya sa gusto ng Diyos. Pinatawad niya yung mga kapatid niya. Romans 8:28, for we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Kaya yung mga nangyayari sa buhay natin, kung yan ay naiinatake at kaibigan, kapatid, tandaan mo, tinutuwa ka ng Diyos. Nawala ka ng trabaho, nagkakas sa puso, tayong tatandaan, all things work together for good, mga kapatid. And forgive daily, number three. Magpatawad ka, araw-araw. Number four, be the stronger person and take the lead. Alam niyo ba ang sarakas na ipapatawad? Bakit? Ganito. Sabihin natin ang sama ng loob ay isang bit-biting napakabigat. No? Magagalit kami ni Arthur. Magagalit kami ni Arthur. Ganit agad ka pa Arthur. Kasi yung request ko, hindi niya bigyan. Ngayon, yung galit ko niya, kikim-kim ko yan. Kikim-kim ko, nag-ara kami, nag-cross ara kami, parang nag-tatay sa kami, eto na kami dalawa. Ang dami ko sinasabi ko sa mga kaatod. Hindi ako katulog. Si Arthur, pero hindi lang, happy na. Kasi problema kasi lang kami ng masalah. Diba? Pero tayo mga kapatid, mas damang ang hihingi ng tawad kasi sa'yo, magbibitaw ng biga. Kaya mga kapatid, sa buhay sa Kristiyano, mayroon tayong dalawang klase ng pagpapatawad. Isang reconciliation, isang resolution. Ang resolution, ititimbangin mo kung sino tama, sino mali. Kaya nangyayari, wala yung kapatawad. Kasi para siya tama. Sa reconciliation, walang tama, walang mali. Kung sino mag-action, siya ang panalo. Tayo dapat, meron tayo style ng reconciliation pagdating sa pagpapatawad. Kalimutan mo na! Sige na, okay na. Back to zero tayo, restart. Sorry na. Okay na. Huwag ka na mag-re-testify. Ayun, kasi yan ito yung mali. Sige na, pinapatawad ko. Sige ko na ako siya. Huwag na siya. Ang gawin ko na ako. Ang dami ko sinasabi. Pag nagpatawad, never justify. Pag humingi naman ang tawad, never justify din. Kalimutan na natin. Yan ka tayo. Sarap. Pagkatapos nun, sarap. Dito mo kagad. Magkakapit yan, magkabang.
Ayo ang bidal nung palagi ang bidal ko sa puso ko. Kung tama ng palaw, ganit ako. Ang tao sa mga, ganit ka ganit ako. Ang mga taong ganit sa akin. Ang utas yung ba, ganit ka ganit ako. Wala lang kung kita, kung pagdali. Kaya kung gawin ko ang bidal, tanda-tanda ako kailangan mo sa akin. Pero yun ako eh. Hindi tama ko na. Kasi ano ang bidal? Totoo. Kahit anakin ka, sabi nga, mas okay pang ikaw yung bumihit, kesa ikaw yung hater. Mas okay pang ikaw yung binabash, kesa ikaw yung nababash. Mas okay pang ikaw yung kinu-curse, kesa ikaw yung non-curse. Kasi nandiyan yung sakit, ikaw yung atake ng atake. Imagine mo, parang ikaw yung tumagat, ikaw yung nasaktan. Ganun kasi ang kasalanan, ang ganun kasi yung pagiging magpapatawad. Kapag ang tao, atake ng atake, hindi mo napapansin, ikaw yung hater off, ikaw yung nasisira. Kasi ang dami kong sinasabing mali sa ibang tao. Kaya mga kapatid, it is a command to forgive. Okay? Kaya tatanungin mo, brother Danny, yung pumapatawa-tawa, tapos ko ba ng Diyos yun? Tapos ang Diyos yun. Okay na? May mga pagdibig pa ba? Pupunta pa ako sa social media. Para ipaliwanan ko, yung forgiveness is a command? Yes, command to you. Panginoon sa suturo mo. Kaya magpatawad po tayo. Eh, brother Danny, mas yun eh. Kaya nung, ano yun, kaya nung pagpapatawad eh. Eh, di ba rin tayo sa sinabi ng Panginoon? Let not the sun go down on the land. Di ba? Sabi ng Panginoon? Di ba? Be angry as you have. Let not the sun go down on the land. Sabi ng Panginoon eh, magtuloy ako tapos yung araw, hindi kayo kapatawad. Huwag kang ganit. Ang sige ba, naan na. Nasa sa'yo niya, ang gusto din mo. Kung tatawang maaga, kung tatawang tagal ni Gurgan ng Diyos, sabi mo, kristyano ka eh. Sundin mo. Amen? And seek forgiveness. If someone asks forgiveness, ikaw rin. Mag-seek ka ng forgiveness. Lapitan mo na siya. Kausapin mo. I-chat mo. I-text mo. Hindi ka pinatawad. At least hindi ka mga. Tingnan mo eh. Okay na yun. Nasa kanil yung bigat. Wala na sa'yo. Lagi ka nandaan. Ang pagpapatawad, pasahan ng bigat yan. Sorry na. Biligyan yung bigat. Saan yan? Pinatawad ka niya. Hindi tawad niya yung bigat. Pero pag nag-sorry ka, at di niya pinatawad, yung bigat nasa kanya. Okay na. Amen? No, mga kapatid, Matthew 7:3 verse 5. Lagi tatandaan. May close sa mga kanya. Kung ang hindi natin nakita ng kapwa-kapwa natin, uy, meron kang muta sa mga. Tandali mo. Ikaw rin naman, may close ka nga sa mga kanya. Di ba? Masigit yung mga nagagawa mo rin kasi sa akin. Kaya lagi tatandaan, before you judge someone, before you attack someone, before you destroy the personality or the character of someone you hate, lagi matatandaan, hindi ka balik. Kaya tayo dito na yung lahat, mga kapatid, matutok tayo magpatawad, tayo po yung matalangin. Ang namin Diyos sa banal at akila, kami po yung natukod, nagkapasalaman sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa patuloy mo pong pagbibigay sa amin ng mga mensaheng tulad ng ito. Mahirap, Panginoon, na inuuna po namin yung emotion po namin. When our emotions are high, our intelligence are low. Makawarin mo kami, Panginoon, sa pagiging pag-alos-alos po namin, sa pagiging pag-usok na aming nagdamin. Lord, alone, I know na tutulungan po kami maayos ang aming pumisip, ang aming puso, Panginoon. Kapawarin niyo kami, Lord, sa amin pong mga kamalian. Most of the times, we justify our sin. Hindi kami magsusorry kasi alam po namin kami ang tama. Hindi po kami magpapatawad kasi napakatindi na kasalanan din naman sa amin. Over my dead body, hindi na ako magpapatawad. Tatapusin ko na ang relasyon ko sa amin. Kapawarin mo kami, anak, sa ganang klase ng pag-iisip. Kailangan ko, Panginoon, sa araw na ito, na bawat isa po sa amin ay matanggap yung mga pagkakamali po namin. Holy to your word, may mungta kami nakikita sa iba, pero may troso sa amin mga. Maraming salamat sa patuloy po namin. Pagbibigay sa amin mga pagpapalag sa iba. Pangangasawad lang sa matalik sa pangalan ni Jesus, ang Diyos ay pagkakas. Amen. When the rain suddenly beats, I close the valve down, the earth to bed, and